yung fossil fuel, yung dalang langis. Bakit may parang pagmamadali sa panig ng pagdadala ng oil na yun? Ayun, meron. Si sir. Sir po. Jimmy Mendoza ng BCA. SMA Radio, nag-iisang sasabing katotohanan ng mga balita. Alam niya, Romero, may misending pa, di ba? Para alam mo ng mga inisda. Ang meron pong binuo ng Interagency Task Force, ang natasan po dito, ang DILG, na magbuo ng Interagency Task Force. Ito po ay binubuo ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Social Welfare, Department of Health, Department of Transportation, Ecology, at ng pang-national government. Kasama na rin po rito yung mga unit ng pamaraang paglalawigan ng Bataan, Bulacan, mga unit ng lokal ng pamaraan, Paranaque, Las Piñas, Pasay, Manila, Nabotas. Ang pinagtatakang po, nangunguna ng agency rito na mag-imbestiga sa oil spill at paglubog na itong tanker Terranoma na pag-aari ng Showroom Shipping Company Incorporated. Di ba dapat ang marina at ang Philippine Coast Guard. At tulad sa mga nangyari mga paglubog ng mga nakaraang paglubog ng mga barko, matatandaan nyo po na pagkikinig sa Domingo, yung sa Guimaras, pinobir po namin yan. At kadyaan, ang Marina lang at ang Coast Guard ang nag-imbestiga. At bigla naman nag-offer itong may-ari na itong barks ng Petron na tuniladang ng langis ang nagamit sa kanilang. So natapos ng isang buwan at umamin yung mismong may-ari ng barko na pagkakamali na nabayaran yung mga tao ng buong barangay. Ano ba? Ay dito po sa pangyayari ito, nakonsulta ba mo kayo ng mga barangay ito, mga agency na napakaraming mag-iimbestiga at lumapit na rin ba mo kayo para matugunan ang inyong problema. Tama po ba, dapat magingay kayo sa media kasi yung iba o tulad yung nangyari dyan sa first field sa Bataan, mayroon tayong hindi mga kasama natin sa harap buhay dyan. Tama rin po kayo, bigyan din nila sa National si Apolo Suarez. So ano yung mga hakbang na nagagawin nyo sa dami ng agency, tinayo, inter-agency task force na mag-investiga? Wala kang marina, wala kang posture. Sige. Ayun talaga isang malaking nakakapagtaka talaga yun. No? Nakakapagtaka, nakakagalit. Kasi dapat ang una mong ini-assign dyan ay yung may kasanayan. Diba? Yung, syempre kailangan yung may expertise, di ba? Para naman maging efficient and effective ang investigasyon. Eh pero para DILG, di ba? Department of Interior Local Government, pwede kasama naman sila. Pero parang pangunahan, parang nakakainis. Pero syempre, sa amin, sa Kilusan, basta din natitiyak na merong investigasyon, eh magandang bagay na yon. Kaya lang, hanggang ngayon eh, wala pa rin eh. Sabi mo, wala ka pa rin, wala akong naririnig eh. Yun nga eh, sa bawat minuto, di ba, tayo ngayon nag-uusap dito, napakalaki nung inaanda, nung nilalamoy ng langis. Isabihin, palaki ng palaki, palawak ng palawak, yung apektado na karagatan. Kaya hindi po pwedeng babagal-bagal ang investigasyon. Dapat din talaga na dyan ang agad ang Marina at ang Philippine Coast Guard. In fact, marami tayong reports na gagaling sa Philippine Coast Guard. No? Nakakatuwang bagay na ginagawa nila yon. Ang Marina, wala pa tayong naririnig. Pero baka magandang itong Philippine Coast Guard at Marina ay kaagad-agad anuman ang ginawa nila, ay kaagad nilang ipaabot dito sa may task force. Dahil may task force, magandang yan din ay masulatan natin kung ano na para makapagbigay sila ng update. Dapat nga itong task force na ito, regular na nagbibigay ng update sa media eh. Para din, through media, ma-inform ang mamamayan. Pero yung para manahimik sila sa tindi, sa laki no, ng crisis na dinadanas ng mamamayan, ay hindi mo talaga maintindihan kung anong klase ng gobyerno meron tayo. Lalo pa sa kanilang bibig na nanggaling, kakatapos lang ng Marina, di ba? Kakatapos lang ng bagyo. Tapos ito naman yung oil spill. Parang wala. Tapos nga, habang tumatagas no, yung langis mula sa Terranova, another tanker naman, oil tanker, ang lumubog dito sa
Mariveles. O edi paano pag tumagas na ulit? Patay na, 'di ba? Lalong patay ang ating karagatan at lalong patay ang ating mamamayan. Totoo 'yan, nasa